Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Naganap na ang tapatan ng defending champions Boston Celtics at undefeated Cleveland Cavaliers. Well, agad nga na umabante ang Celtics at gumawa ng malaking lamang. Umabot nga ang kanilang biggest lead sa 21 points bago gumawa ng third quarter run ng Cleveland Cavaliers. Patuloy na lumaban ng Cavs mga kaibigan, subalit sa uli ay pinutol na nga ng Celtics sa magkakasunod na panalo ng Cleveland Cavaliers at nakuha nito ang panalo sa score na 120-117. Nanguna dito ang 33 points, 12 rebounds and 7 assists si Jason Tatum, 20 points and 7 rebounds si Al Horford, 19 points, 6 rebounds, 5 assists si Derrick White, 17 points, 8 assists si Jaylen Brown, 13 points si Peyton Pritchard at 11 points si Jrue Holiday. Sa Cavs naman ay 35 points, 8 rebounds din si Donovan Mitchell, 22 points, 11 rebounds and 6 assists si Evan Mobley at 10 points, 11 rebounds si Jarrett Allen. Pinakamalaking dahilan ng panalo ng Celtics dito ay na-shutdown nga ni Jrue Holiday at Derrick White si Darius Garland. Nagkalat nga ito sa game kanina. 8 points and 7 assists lang ito on 3 of 21 shooting sa field and 0 of 6 shooting naman sa 3-point line. Kinandado nga ito mga kaibigan ng Celtics defensive guard duo at hindi ito nakaporma. Ganun pa man, both teams ay wala sa kanilang full strength. Wala nga sa Celtics Kristaps Porzingis, habang wala naman sa Cavs ang starter Dean Wade, 6-man Caris LeVert, at ang 7th-man at 8th-man sa kanilang rotation na sila Max Strus at Isaac Okoro. So both teams ay malayo pa nga sa kanilang full potential sa ngayon. Tumungo naman tayo sa Orlando Magic. Ang team na ito ay inaasahan na magkakaroon ng significant improvement dahil unti-unti na ang nahihinog ang kanilang mga bagitong players. At ngayon ay inaasahan na gagawa na sila ng ingay sa Eastern Conference. Solid ang naging simula ni Paolo Banchero at nag-average nga ito ng 29 points, 9 rebounds and 6 assists per game bilang ang number 1 option ng team. Subalit nagtamo nga ito ng injury mga kaibigan at si Franz Wagner na ang namuno ng team na ito at ngayon ay may 6 na sila na magkakasunod na panalo, kung saan pinangalanan din si Wagner bilang ang Eastern Conference Player of the Week after averaging 31 points, 7 rebounds and 6 assists per game. Obviously ay babalik nga si Banchero sa team na ito, ngunit ang tanong ngayon ay sino ba ang dapat na maging number 1 option ng team nila? Dahil basically ay pareho silang may kakayahan na maging point forward at magpatakbo ng opensa. Mas athletic si Banchero at mas mataas naman ang IQ at better shooter si Franz Wagner. Tila ba pareho nga sila nila Jaylen Brown at Jason Tatum duo na basically ay parehong wing player na may kakayahan na maging number 1 option. Kailangan nga ng Magic makahanap ng paraan na parehong malabas ang kanilang full potential. Dahil kung hindi ay malamang matitrade ang isa sa kanila pagdating ng araw. Kailangan nga nilang matuto na mag-coexist at magkakaroon nga sila ng matinding pressure na manalo. Dahil tulad ng Tatum and Brown duo noon, magkakaroon nga na madaming ingay sa media kung saan sasabihin na hindi sila magkakampyon hanggat hindi tinitrade ang isa. Kayo ba mga kaibigan, sino ba mas deserving na maging number 1 option sa Orlando Magic?